Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. September 22, natuklasan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang floating barrier na may habang 300 meters sa south portion ng Bajo de Masinloc habang nagsasagawa ng routine maritime patrol. Hinihinalang inilagay ito ng China Coast Guard upang silbing harang sa mga mangisdang Pilipino na makapasok sa Scarborough Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Sinasabing nasa 120 nautical miles lang ang Bajo de Masinloc sa silangan ng Luzon, pasok na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nangyari ang lahat ng ito ilang araw lang matapos maibalita ang walang habas na pangunguha di umano ng China sa mga corals ng Rusul Reef kung saan una nang nakita ng PCG ang sandamakmak na patay na yamang dagat. Agad na kinundina ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ginawang paglalagay ng floating barrier. Ayon kay PCG Spokesman Commodore Jay Tariela, bukod sa ito'y delikado sa paglalayag, balakid rin ito sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangisda na umaasa sa mga huli nila sa Bajo de Masinloc na importanteng parte ng teritoryo ng Pilipinas. Ipiniliwanag ng PCG na idineklara ng 2016 Arbitral Award ang Bajo de Masinloc na traditional na fishing ground ng mga Pilipino, kaya anumang obstruction na ilalagay dito ay lumalabag sa naturang international law. Ipinahayag din ni PCG Commandant CG Admiral Artemio M. Abo ang kanyang pangako na suportahan ang BIPAR at iba pang ahensya ng pambansang pamahalaan sa kanilang pagsisikap na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga mangisdang Pilipino. Ganito rin ang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo paglabag umano ito sa karapatan ng mga Pilipinong mangisda sa naturang lugar. Kaya't makaraang maglabas ang Malacanang ng Presidential Instruction, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang floating barrier. Kahit papatuloy ang pagmamatigas ng China at sinabing matagal na nilang teritoryo, ang Huangyang daw ang pangalang ibinigay ng Beijing sa Bajo de Masinloc. Samantala, matapos namang ulanin ng mga pagbatikos, tinanggal na ng liderato ng Kamara ang kinukwestiyong 650 milyong pesos na intelligence at confidential funds ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte at ilalagay na lamang ang pondo sa intelligence budget ng mga security forces na mga ngalaga sa West Philippine Sea. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.